Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Sharia, or the laws of Islam itself, protects the religion, life, honor, intellect, of property of all people, Muslims or non-Muslims. And for this occasion, I'm going to emphasize on how Islam protects the people and their property. And this is the same reason why Allah subhanahu wa ta'ala has enacted laws that will protect property ownership and safe sale and transfer of physical goods or even currency, or what we call legal tender or money. Due to Allah subhanahu wa ta'ala's protection of our properties, Allah has prohibited any form of unlawful claim to the property of others, such as burglary, robbery, or any kind of theft. All of these are forbidden, and no one would ever give any excuse to make this bad deed justifiable. Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited any form of deception in all financial matters. He has prohibited also other acts such as bribery and all forms of unlawful financial transactions that will not only affect the parties involved in particular, but will affect the whole society in general. One of such prohibitions is, of course, my topic for today, is riba or usury. Usury, which you may have an idea already about, but inshallah we will be discussing further today, inshallah. Actually, usury is not only prohibited to the Muslims. Usury is also prohibited to the Jews and the Christians as well. Because even in the Old Testament, it is mentioned in Deuteronomy that God said that you shall not lend upon interest to your brother. That anyone who is going to lend money to his brother should not put onto it any form of interest or whatsoever, however big or small. Which is very ironic because most of the banking institutions today are being run by Jews and Christians who claim to believe that they are upon the teachings of the Old Testament. So it was God Himself who has prohibited usury in all forms and means in the Old Testament. Now riba, to put it in proper perspective, we have to define the extent of the damage that riba can do to the people in general. Riba, as you may already know, is an exploitative means of gaining made in trade or business. So there's an exploitation, meaning that only one party of the different parties involved in the business or transaction is gaining benefit from it. For example, in the issue of 5-6, the one mentioned by the judge earlier, in 5-6, it is the loan sharks who are eventually making most gain from the money being borrowed from them. And we will find in any society that riba is being practiced, we will find that every piece of commodity or product becomes more expensive because of riba. One such event is because the cost of the production of a particular commodity rises because the production cost of that merchandise is being manufactured using money lended by a usurer. Meaning, the factory itself or the manufacturer borrowed some money from the bank
and he is expecting to pay the bank the capital and the interest also. That's why he's going to increase the cost of sugar, milk, steel, or any kind of merchandise he's producing. And after that, he's going to deliver the goods to the distributors, to the stores. And these stores also have their capital borrowed from usurers, from those who practice. We may simplify as 5-6. So they are also going to increase the price of these commodities higher than what is justifiable in order to cover for the expenses and the interest that he's going to accumulate and eventually pay to the usurer. So through this, we can find that, especially now in our materialistic world, many people are availing the services of credit cards and other credit companies. We are paying, or most of the people are paying, for things that they're not going to use for long, and they're going to pay for it almost a lifetime because of the interest. So next thing for the prohibition of riba. Doon sa issue ng pagbabawal sa riba. Ang mga Muslim ay nagkakaisa na ang riba ay haram. Ito ay pinagbabawal. So walang sinumang Muslim ang mangangatwiran na ang riba ay halal, liban na lamang dun sa mga nakikinabang dito, obviously, or yung mga tao na meron talaga silang katigasan ng ulo pagdating sa mga teachings ng Islam. Pero dito sa issue ng pagbabawal sa riba, makikita naman natin si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang tumukoy sa napakaraming mga aya sa Quran na kung saan tinukoy niya ang mga direktang pagbabawal sa riba at ang mga masamang idudulot nito sa tao at sa lipunan ng mga tao. So una dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Quran, sa Surah Al-Baqarah, verse 275. Actually, makikita ninyo sa verse 275 up to verse 280 ang maraming mga verses about riba. So after this lecture or after this forum, maaari nyong i-review yung mga verses na yon, tapos pag-aralan ninyo ang mga tafsir, yung mga explanations sa mga ayah na yon, para magkaroon kayo ng mas malalim na information tungkol sa riba. Dahil lang i-discuss ko ngayon ay maikling introduction lamang sa riba. At ang riba, hindi lang ito 5-6. So napakaraming iba't ibang mga manifestations ng riba. Ang iba, napaka-creative nila. Napakagaling nila na gumawa o mag-imbento ng iba't ibang mga palusot para makagawa sila ng riba na hindi nahalata ng tao na ito ay riba. Na kung meron mang halimbawa niyan governing body sa isang Muslim town o Muslim society na maaring hindi aware sila sa iba't ibang manifestations ng riba, nakakalusot sila. Halimbawa dito sa issue ng Bay-ul-Ina na madidiscuss natin mamaya, na kung saan nagkakaroon ng riba sa pamagitan ng pagbebenta ng isang bagay at pagbili nito uli sa iba pang presyo. Pero balik tayo doon sa mga adilla, mga dalil sa pagbabawal sa riba. Unang-una, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas." Na yaun daw tao na kumakain ng riba, at ito ang parusa sa kanya sa araw ng paghuhukom, siya ay hindi tatayo sa araw ng paghuhukom, liban na lamang na siya ay katulad ng isang tao na pinapalo ni Satanas hanggang sa siya ay mabaliw. Ibig sabihin nito, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nag-attribute ng status ng pagiging cursed o pagiging isinumpa ng tao na nakikipag-deal sa riba. At ang
dealing with riba, ang pagiging involved ng tao sa riba, hindi lang ito ang pagiging usurer ng tao. Hindi lang ito yung nagpapautang. For example, sa isa sa mga pinaka-common na manifestation ng riba, ang 5-6, ang nagkakasala dito, obviously, yung nagpautang at yung umutang. Pero, ayon sa hadith, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sa sinabi ni Jabir radiyallahu anhu, sinabi niya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidai. Na sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi na isinumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tao na kumakain ng riba, yung umutang ng riba, at yung nagpautang sa kanya, ang tagalista ng riba, halimbawa yung usurer, yung nagpapautang, meron siyang secretary, nagkakasala rin ang secretary na yaon. Meron siyang assistant, nagkakasala rin yung assistant na yaon. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kasalanan dyan. Tagalista lang ako. So may kasalanan din. At ang kanilang mga saksi, ang kanilang mga witnesses na nagkaroon nga ng ganitong transaction ng riba sa pagitan ng nangutang at nagpautang. So pareho sila, pare-pareho silang may mga kasalanan. At balik tayo doon sa aya na bakit magiging mabigat ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa involved sa riba. Sinabi niya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَى. Yun ay dahil sa yung mga tao na yun na involved sa riba, sinasabi nila at inaakala nila, pinaninindigan nila na ang riba ay katulad lang ng trading, ng pagbebenta, na ang riba ay katulad lang ng negosyo. Pero hindi sila magkatulad talaga. Hindi magkatulad ang tao na nagnenegosyo at ang tao na nagpapautang ng may riba. At ang ating mga scholar, meron silang tinukoy na dalawang fundamental difference sa pagitan ng tao na nagnenegosyo or tao na nag-i-invest mula doon sa mga nagpapautang ng riba. So, pinagkaiba nilang dalawa, ang nagpapautang ng riba at yung nag-i-invest sa negosyo, ang tao na nagpapautang ng riba, wala siyang pagod, wala siyang effort, wala siyang contribution sa paglago ng negosyo. Liban na lang na magpautang siya. Whereas ang investor, nilalagay niya talaga ang kanyang pera sa isang venture or sa isang business na meron siyang buong tiwala doon. Pangalawa, na fundamental difference ng usurer doon sa businessman or investor, ang usurer, malugi man ang negosyo mo o hindi, hindi siya magsasuffer ng kahit na anong loss o pagkalugi kapag nalugi ang negosyo na itinayo mo dahil sa pag-utang mo sa kanya. O kung mawala yung itinayo mo na building, masira, masunog, walang pakialam ang usurer dyan. Halimbawa na lang yung banko, umutang ka sa banko. Nasunog yung factory mo na itinayo mo dahil sa pera na itinayo mo sa utang sa banko. Na may riba, walang pakialam ang banko dyan. Bayaran mo yan. Kahit ano pang nangyari dyan. Whereas ang investor, nag-invest rin ng pera, maaaring hindi na niya mabawi yung pera na binigay niya sa iyo. Dahil bahagi siya ng business venture noon. So, magkaiba talaga sila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ahal Allah al-bay'a, maharam al-riba. Na ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang trading at pinagbawal naman niya ang riba. Maliwanag dito na pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang riba. Now, mag-skip tayo doon sa susunod pang ayat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaullah wa riba wa yubis wa mapa. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sinisira niya, winawasak niya ang anumang uri ng riba. Samantalang, pinagyayabong niya o ginagawa niya na maging fruitful ang sadaka, yung charity, yung tawang gawa. Na dito, makikita natin na si Allah subhanahu wa ta'ala dito pa lang sa dunya, dito pa lang sa mundo,
nag-promise na siya ng kawalan ng pakilabang ng tao sa riba. Although makikita natin na ang marami sa mga usurer, yumayaman na sila, pero alam naman natin ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, risk ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan nami-measure katulad ng measurement natin ng dami ng pera o kayaman ng tao. Maaaring ang usurer ay nagpapautang ng riba at mayaman, pero wala namang baraka o wala namang biyaya yung kanyang pera. So, dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu ar-riba, at pinagyayaman naman niya ang sabaka. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala karunong ito, na ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. O kayo mga nanampalataya, natakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at iwan ninyo kung anuman ang natira sa riba kung kayo ay mga nanampalataya. Ang ayat na ito ay pertaining doon sa mga tao na na-involve sa riba. At para sa ating mga Pilipino na Muslim, hindi natin maiwasan na maaaring nakapag-deposit tayo sa bangko ng pera na mayroong riba, mayroong interest. So kung nais natin na kunin ang ating mga pera o kaya talikuran ang sistema ng riba, kunin lang natin ang ating mga pera. Kunin lang natin ang ating mga pinasok na pera, ang ating mga capital, for example, at iwan natin kung naman ang interest na na-accumulate doon. So ito ang tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo ay mga nanampalataya na sa kayo. Na kung hindi ninyo ito gagawin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمْ تَفْأَلُوا مَعْدَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Na kung hindi ninyo ito gagawin, hindi kayo magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa riba, at hindi ninyo iiwan ang anumang kinita ninyo sa riba o anumang transaction ninyo sa riba, ay alalahanin ninyo na si Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdeklara na ng digmaan laban sa inyo at paghandaan ninyo ito. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nag-guarantee na ang problema kasi sa riba, hindi siya katulad ng ibang jarima, ibang mga crimes sa Islam na mayroong parusa, na mayroong hudud. Halimbawa niyan, ang pagnanakaw, pwedeng maputulan ng kamay yung nagnakaw. Ang involved sa riba, wala talagang malinaw na mga batas o pagsasabatas laban sa mga involved sa riba. Either imprisonment ba niyan or lashing, lahat yan ay under sa interpretation ng pinuno ng mga Muslim. Kung ano ang gagawin niya sa mga tao na involved sa riba. Pero wala talagang malinaw na parusa diyan. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay ng babala na siya mismo ang magbibigay ng parusa doon sa tao na involved sa riba. Kahit gano'n man yung klaseng riba. 5-6 man yan sa inyo ng mga magkakapitbahay o isa ka mang malaking banker na nagpapautang ka ng merong riba. At dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala pinakahuli, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ. Na kung magbabalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa riba, magtawba kayo, ay bawiin lang ninyo at para sa inyo ang inyong mga kapital na mga pera ninyo. لا تدلمون ولا تبلمون. Na kayo, sa ginawa nyo na ito ay hindi kayo ng api at hindi rin kayo aapihin sa pag-iwan ninyo doon sa mga pera na kinita ninyo sa riba. So, all in all, napakadaling intindihin ang riba. Kung ano ito at ano ang parusa dito, ano ang makikita natin na pag-uri ng pagbabawal dito ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, katulad na banggit natin kanina, ang mga tao, kahit noong panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron silang iba't ibang mga paraan para mapalusot ang riba. At actually, ang naka-imbento nga ng riba ay mismong ang mga Hudyo, ang mga Jews, na silang mga nangungunang mga bankers ngayon sa panahon natin. Ang mga Hudyo, na kaya nga doon sa Deuteronomy pa lang, doon sa Old Testament pa lang, meron ng pagbabawal si Allah subhanahu wa ta'ala sa usury o doon sa riba.
Pero mayroong iba't ibang klase ng riba. Hindi lang ito yung 5-6. Ang 5-6, alam na natin yan, naiintindihan natin yan. Riba talaga. Pero mayroon ding riba na nangyayari sa pagbebenta at iba pa. Balik tayo doon sa riba o duyun, o yung riba doon sa utang. So, dito sa riba, sa utang, maaari itong mangyari dito sa tinatawag na riba on nasia o kaya ang tinatawag na riba ul jahiliya. Na itong riba on nasia na ito, ito yung masasabi nating simple interest. Katulad ng 5-6. Simple interest na, halimbawa niyan, simple interest siya kasi ang maturity niya ay isa lang. Ibig sabihin, umutang ako sa iyo ng 500, so sa katapusan ng buwan na pagkasundo natin, babayaran kita ng 600. Pero ang riba ul jahiliya, ito ay mako-compare natin doon sa tinatawag na compound interest. Na mayroong karagdagang conditions or stipulations na kapag lumampas ka doon sa takdang panahon ng maturity, ay magdadagdag ka ng magdadagdag ng interest doon sa inutang mo at doon sa interest pa ng inutang mo. So, balik tayo doon sa 500 na inutang ko sa usurer bilang halimbawa, na ang rate ay 20% na tubo kada buwan. So, sa ngayong December, umutang ako at babayaran ko siya sa katapusan ng 20% na tubo kasama yung inutang ko. So, umutang ako ng 500, magkano yung ibabayad ko sa kanya dapat? 600, kung 20%. Hindi ko yun nabayaran. So, sa January, yung 600 na yon mag-i-incur na naman yon ng interest na 20%. At magkano ang 20% ng 600? 120. So, sa January, 720 na ang utang ko. At ang daming nangyayari na ganito na may mga tao, subhanallah, napaka-liit na kung titingnan natin itong increments na ito ng interest ang nag-i-incur. Pero habang tumatagal, palaki talaga ito ng palaki, until such time na dumarating sa punto ng buhay ng mga tao, mayroong ibang mga tao, maniwala kayo sa hindi, or maaaring kayo mismo may kilala kayong ganitong tao. Ang binabayaran na lang nila konban ay ang utang nila sa interest. Na hindi nila kayang bayaran yung kapital. Kasi tumatakbo ng tumatakbo yung oras at palaki ng palaki yung nai-incur nila na interest. So, merong ganitong uri ng riba. At doon naman sa riba ul buyu o doon sa mga pagbebenta or exchange ng commodities, merong tinatawag na riba ul fadl. Itong riba ul fadl na ito, ito ay isang uri ng barter transaction. Ibig sabihin barter, walang money or walang currency na involved. Ibig sabihin, commodity to commodity ang palitan ng parehong uri. Pero magkaibang quality. Na doon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang naging example niya ay yung ipagpapalit mo, halimbawa, meron akong isang kilo ng magandang uri ng dates at ipapalit ko ito sa dalawang kilo ng dates na meron ka na mas mababa ang quality. So titingnan natin parang fair trade, di ba? Kasi mas maganda na konti, papalitan mo ng mas maraming pangit, okay lang. Pero bawal ito sa Islam. Kung gusto mong mangyari ito na yung bagay na ito mangyari, bilhin mo using currency. Pero hindi maaaring mangyari na magpapalitan kayo ng tinatawag na dito sa riba ul fadl, magkakaroon kayo ng barter transaction ng parehong uri ng bagay. Diba parehong rice? Bibigyan kita ng isang kilo ng rice na 50 pesos per kilo. At bibigyan mo ako ng 2 kilo ng NFA rice, yun ay riba ul fadl din, yun ay bawal din. Na alhamdulillah, sa kabila ng mga ito, marami namang mga Islamic alternatives ang ibinigay ang ating sharia para sa ating mga Muslim, para ma-develop natin ang ating trade and commerce at magkaroon ng pag-unlad ang kanya-kanya nating mga business ventures. At actually, madidiscuss din ito once nag-step in na yung Amana Bank, dahil alam ko meron sila mga ganitong programs.
Unang-una dito yung murabaha. Na itong murabaha, ito ay isang uri ng installment plan na kung saan ang bank mismo ang bibili or ang isang financing firm mismo ang bibili ng bahay or ng kotse na gusto mong bilhin. At bibilhin mo ito mula sa kanila. So, ibig sabihin, ang kotse na bibilhin mo, hindi na yon property ng Toyota. Property na yon ng banko. Sa kanila mo bibilhin sa kondisyon na meron itong installment at mas mahal na ang total cost nito kaysa sa original cost nito. So, taksit yung installment. Then, meron ding musyaraka, yung incorporation. Meron din namang mudaraba, yung venture capitalism. At meron din namang ijara, muntahiya bitamlik, yung rent to own, na katulad lang din ng murabaha in some forms. At meron din namang istifmar, yung mga investments na later on na nila madidiscuss ito. At hindi ko na ito masyadong palalalimin sa lecture na ito. So meron na lang mga kung 3 minutes bago ko tapusin itong lecture na ito. Merong mga issues na siguro may itatanong ninyo later, pero gusto ko nang ma-discuss ngayon, mabanggit sa inyo ngayon. About multi-level marketing, about networking, AIM Global, or kung ano-ano pa, ang or Ponzi scheme, ito ay haram ayon sa ating mga scholar dahil meron itong garar at mukamara. Merong ambiguity, saan nang gagaling ang pera ng pyramid scheme na yon, at walang katiyakan kung paano kang kikita doon sa multi-level marketing na yon. Social security, especially SSS, GSIS, ang ating mga scholar ay nagpahintulot dito dahil ang mga government ay meron silang obligasyon sa well-being ng kanilang mga citizen at hindi sila nangongolekta ng interest dito. Ngayon, kung kinatatakutan mo ang interest sa SSS or GSIS kapag mayroon ka ng pension, pwede mo namang i-withdraw yung pera mo as lump sum para walang interest kung mas gusto mo maging safe. Insurance plans, haram ito lahat. Lalong-lalo na yung mga private na mga companies na merong insurance plans. Bank loans, car loans, financing, kung ito ay nasa murabaha, katulad na nabanggit natin kanina, ay okay ito. Ang mga money changers, pinahintulutan ng mga scholar ang money changer sa isang kondisyon. Maaari kayong magpalitan ng dollar to euro, euro to peso, kahit ano. Sa isang kondisyon na ito ay hand-to-hand na ibibigay. Ibibigay ko ang dollar ko, ibigay mo sa akin ng peso sa parehong panahon. Walang delay at walang uri ng pagpapatubo liban pa doon sa current na value niya sa time ng transaction. So pwede ang money changer. Kasi kung magkakaroon ng delay sa pagbibigay mo sa akin ng value ng dollar ko, hindi na yung money changer. Magiging forex na yon. Which is magkakaroon ng iba pang mas malalim na issue na ayokong talakayin. Pero ang mga scholar, nag-issue sila ng paghaharam doon sa foreign exchange dahil sa maraming iba pang issue na nangyayari doon. Tulad ng mga deferred payments at iba pa. Bitcoin or cryptocurrency. So, bagong issue ito, pero ang ating mga ibang mga scholar, nagsalita na sila tungkol dito, pero ang Lujna Tudaima, ang highest court ng mga ulama pagdating sa ifta or mga fatwa sa Saudi, wala pa silang statement as far as I know. Pero maraming mga scholar ang nag-issue na ng kanilang distrust. O, sinabi na nila na haram talaga ang Bitcoin. Kasi meron ding garar sa Bitcoin, ambiguous ang Bitcoin. Na since na-invento ito noong 2009, na ang value ng isang Bitcoin ay centavos lang, bakit ngayon, 2017, bigla-bigla na lang naging value ng Bitcoin ay 717,326 pesos? So saan nila na-formulate yung ganong, o saan nang galing yung ganong value ng Bitcoin? Ano ang nag-monitor dito? Ano ang, ano ang backing ng currency na ito, na banko, na magre-regulate ng paano ang taxation ng Bitcoin bilang halimbawa, or paano ang monitoring ng inflation or deflation sa Bitcoin? Maraming issues ang hindi totally nasasagot sa issue ng Bitcoin, kaya ang ating mga scholar
ang payo nila, nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwan mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pagdududa tungkol sa mga bagay na sigurado ka. At gayon din, yung ina, panghuli na nabanggit natin kanina, ang bail ina, ito yung pagbebenta sa iyo ng isang bagay at bibilhin mo ito uli. Ikaw na nagbenta, bibilhin mo ito uli doon sa pinagbentahan mo sa mas mataas na halaga. Ang purpose nito, hindi yung pagbebenta. Ang purpose nito, yung tumubo yung pinagbentahan mo. Halimbawa niyan, bebentahan kita ng kotse. Bebenta ko ang kotse ko ng 500 pesos. Sa loob ng isang buwan, bibiling ko uli ito sa'yo ng 600 pesos. So, merong, or baliktad, ibebenta ko ito sa'yo ng 600, pero bebenta, bibiling ko uli ito sa'yo ng 500. So, ang tumutubo, yung naunang nagbenta. So, para bang ang kotse, ginamit lang nila na camouflage sa 5-6. Na kung titingnan natin, 5-6 pa rin ang bail ina. Meron lang naging vehicle or naging, kumbaga, yung nga, camouflage, panlinlang, pang-deceive sa mga tao para hindi nila direktang makita na ito nga ay isang uri ng 5-6 pa rin o ng riba. Kaya payo ko na lang sa lahat, kung meron man kayong pagdududa, alhamdulillah marami tayong mga ustad na naririto, so magtanong kayo sa kanila. Tapos, maaaring magtanong kayo sa, kasi minsan, ang issue kasi ng finance, masyadong malalim eh. So kung ang ustad, hindi masyadong malinaw sa kanyang issue, pwede kayo magtanong sa ustad, at the same time, magtanong din kayo sa accountant, na yung accountant na yung magpapaliwanag sa ustad kung ano yung issue na nangyari, at yung ustad ang magbibigay sa'yo, inshallah, ng paglilinaw sa mga bagay na yun. At the same time, marami ng mga fatwa na available online. Marami mga mapagkakatiwala ang mga websites. So, kasama na doon yung islamqa.com. At meron ding website ang iba pa natin mga mapagkakatiwala ang scholar. Pwede sila makontakt sa Twitter, sa Facebook. Sasagot naman sila sa inyong mga katanungan dito. Ang mahalaga, maging tiyak tayo na ang ating bawat papasukan na financial transaction ay walang riba dito. Dahil anumang uri ng financial transaction na may riba ay magiging riba na ang kabuuan nito. So, halimbawa niyan, meron mga banko, tatawagin niya ang kanyang sarili na Islamic bank o ano paman, magkaroon man nito ng maliit na riba, mawawalan ng saysay yung pagiging Islamic nito. At ano pa bang mga uri ng transaction kung mahaluan man ito ng kahit maliit na riba. So, dapat maging maingat tayo sa issue na ito sa ating mga businesses, sa ating mga business transactions, lalong-lalo na sa mga nagnanais na maghanap ng mga maipupuhunan nila sa kanilang mga negosyo. Hangarin natin ang rida, ang pagtulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pagyaman natin dito sa dunya, dunya lang yan. Maliit na bagay yan. Yumaman ka man dito, mamamatay din tayo, iwan natin yan lahat. Pero ang mamatay tayo na minamahal tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pinakamahalaga na tayo ay nasa ilalim ng kanyang habag. At hanggang dito na lang, nas'alullaha lana wa lakum as-sadad wal afiyah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.